Ito po mga taga-taste test ko ngayon. Si Ann at si Raul. Yan. Titikman na nila yung ano. Ito yung vegan longganisa na gawa namin. Gawa ko. Ito yung Cebu. Ito naman vegan longganisa na binili ko sa SM. Tapos ito, siniluan pangasinan longganisa na binili ko rin sa SM. So titikman namin kung ano yung difference. O, tikman na. Okay. Game. Game. Ikaw muna. Ikaw muna. Titikman mo. Vegan muna. O, ito. Magmula dito. Papunta doon. O, sige. Yan. Ito yung gawa ng tita. Oo, vegan. Longganisa. Vegan longganisa na gawa mo. Oo. Hindi pa nabalot. Kaya niluto muna ng skinless. Masarap na kanin. Masarap siya. Masarap? Masarap. Next. Ito, Cebu. Ito mo. Hindi, kainin mo. Yan, Cebu. De longganisa. Longganisa de Cebu. Gusto niyan tubig. Hindi, dapat bawat tikem, iinom ng tubig. Hindi doon ng tubig sa ref. Kasi para mawala yung taste. Para ma-wash out. Para hindi maglahalo ang lasa. Cebu de longganisa. Masarap to, tita. Oo, yan Cebu. Sinus ko ang lasa niya. Oo. Medyo manganganghang na. Naghahalo yung tamis at anghang, di ba? Masarap siya. Masarap yung blending ng tamis at anghang niya. Yan yung ginawa namin sa ano, sa Bacolod na longganisa. Ito ang masarap. Masarap siya. Hindi, masarap naman tong ginawa ni tita. Yung vegan. Pag nalasaan mo sa yung sa huling ano, tsaka dapat sa nanuot na yung ano kanin, may kanin talaga yan. Dapat ko, tapos ihalo, lalagyan mo sa sopa. Habang tumatagal lalo sa sumasarap ng nanuot yung ano niya. Kasi kahit yung mantika niyan, ipinangsasangag nila eh. Masarap eh. Yung mga dati kong tauhan sa excellent. Parang kulang sa luto at katita. Hindi, tama lang. Takip na takip yan, tagal kong niluluto eh. Talagang ano lang siya, hindi maganda ang bind niya kasi ano siya eh, masuka. Kaya medyo sumasabog siya. Dapat talaga nakakasing. Hindi siya dapat skinless. Pero, yan nga, nabubuo siya ng walang casing. Masarap siya. Maganda yung lasa niya. Oo. Kaya man tama yung anghang niya. Yung tamis niya, hindi ganun katamis. Tama nga lang. Wala yung asukal. Talagang ano yan, ganyan ang vegan, walang asukal. Walang asukal. Kaya pala. Pero masarap. Tikman mo na ba lahat? Hindi pa. Ito pa, Cebu. Tikman mo, masarap. Nagustuhan ko yung ganisa di Cebu. Yung anghang at tamis niya masarap. Yan, gusto yan ng mga Bisaya eh. Kaya pala. Kaya pala gusto niyan eh. Kasi Bisaya siya. Kung nagustuhan mo to. Pero mas nagustuhan mo itong vegan. Ito gusto ko to. Lalo sa kanin. Kaya sa dito sa... Ang bagay kasi to sa may kanin. Kasi maalat-alat siya. Ito, pwede to. Papakin mo lang to eh. Oo. Ito kanin masarap. Ito naman ito yung naman sa... yung vegan ng SM. Compare mo dito sa vegan na ginawa ko. Ako naman, ang komento ko dito, ito masarap. Kaya lang, pag pinanun mo ng dila mo, lumalabas yung alat niya. Medyo parang may lumalat sa akin ng konti yung dating niya. Ito. Ito, itong ano. Ako naman natatamisan. Matamis siya naman yung mga... Matamis siya, medyo matamis siya. Mas masarap to dito kaysa dito. Mas masarap tong gawa ko kaysa dyan sa binibenta ng SM. Masarap ito, Adagol, tikman mo tong gawa ng sip-sip SM. Lang. Hindi talaga sip-sip, totoo. Tikman mo. Hindi daw sip-sip. Ay, totoo sip-sip. Daw na yung masuloy. Masarap to. Manatay ko alin masarap to sa vegan na yun, ha? Ah, sige, tingnan natin reaction ni Adagol. Man mo. Ni Cute. Mas masarap siya. Ay, asama ng mukha ni Cute, oh. Ako, Cute lang. Premium ba to? Aba, benta yun ng SM, 10 pesos per piece. Alay. Hindi makakain ng bata eh. Hindi siya masarap. Ang layo ba? Sa totoo lang ha, hindi naman sa ano, hindi siya masarap. Ako nga din, hindi ko rin nagustuhan kagabi. Sabi ko, sayang yung 100 pesos ko. Hindi siya masarap. Para mapakla. Oh, may mapait siya, di ba? Aftertaste na mapait. Nung tinikman ko, sabi ko, may mapait siya sa huli eh. Parang may kulang pa dyan. Tapos kulang ang timpla. Matabang ang timpla. Parang kulang sa mga ingredients. Mas masarap to. Ito, kaysa dyan. Wow. Kulang ang ingredients, no? Pero ang ganda ng bind niya. Yung bind niya, bind niya maganda. Pero yung ano niya, kulang sa spices, yung timpla. Yun. Spices kulang siya. Kulang siya. Ito masarap yun. Hindi makain to. Hindi to makain. Parang... Hindi tawa ka nang bumili niya. Sabi ko nga, sayang yung ibinili ko, walang kakain sa amin. Pwede to, ano, igisa sa ampalaya. Para ihalo na sa gulay. Ihalo sa gulay. Ihalo na sa gulay. Oh, hindi diba? Siya masarap. Diba, ang layo doon. Ang layo talaga. Mas layo ng lasa.
Dito naman ito tayo. Ito talaga lasang vegan eh. Kulang lang sa binding to. Oo. Eh kasi masuka. Mahihirapan ka talaga. I-bind ito. Ibig sabihin, ito wala walang suka. Walang suka. Kaya nag-bind siya ng maganda. Ayan. Ah, ganun ba yan pag masuka? Oo. Hindi siya magbabind. Ito naman yung sa SM din. Alaminos, Pangasinan, Longganisa. Ito, maasim to. Mga Pangasinan, maasim yan. Pangasinan. Medyo lang. O, tignan natin ang reaction. Muko! Asama ng mukha ni Raul, oh. Haba? Ba't ganun? Eh, kung mas mapayag itong binili sa SM na isa. Ito, malabas na lumalala. Oo. Parang pinagugasan lang. Napakapait. Buti na. Parang papaitan. Eh, buti nga nakakapasok sa SM na. Buti nakakapasok nila sa SM ng ganyan tinda nila. Ang ganda ng lasa, ganda no? Ang lasa. Oh. Kasi ito kaya-kaya natin ipasok. Ipasok natin sa SM dito. Mas mabinta to. Ito pong vegan na isang tumpayat na ito. Nalaiwan dito sa ano? Oh, may pait na nalalasa, diba? May pait diba? Na ho siya. Yan, may pait daw. Ito, medyo napangiwi na ako dito eh. Ito, mas lalo ang ngiwi niya. Dito sa kabila, napakapait ito. Muti ka ng mailuwa yung kinakain. Ano siya, naiwan talaga din eh. Patay tayo sa SM niya. Hindi po ako nasarap na. Hindi, wala naman tayo binabanggit na nim eh. Oo. Na, ano. Basta ito po binili sa SM na ano. Oh, di naman natin alam sino ang supplier. Wala naman nakalagay yung supplier. Wala naman kami na sinisira. Walang label. Hmm. Kita na supplier na tayo sa SM, mas mabinta tong gawa mo. Talaga, mas masarap. O, di ba? Mas masarap. Kasi ayaw kong gumawa ng walang lasa. Hindi baling mahal ang gastos ko sa ingredients, di ba? Ang sarap. Nandiyan pa yung iba, gagawin ko pa eh. Meron kaming kabanatuan, meron kaming lukban, tapos Laguna. Alam mo ko anong gagawin ko sa Laguna? Na longganisa. Ibang mo na to, pati ko siya mo na konti. Hindi, tama na yan, ikikasing pa yan eh. Okay, yan ang talagang vegan, hindi ano. Bumubuhagag talaga? Oo, kasi dahil sa suka, masuka. May gagawin akong Laguna longganisa. Ito. Parang ganito nga yung mga timpla ng mga Ilocano. Oo, ng mga Ilocano vegan. Kasi nakatikip ako ng longganisa dun sa si Marlon, gustong-gusto yan. Ba't ganito ang longganisa nila, katulad sa amin sa Davao? Oo, maalat-alat. Sa kanila iba. Maalat. Yun na talaga pala yung timpla. Maalat na maasim na mabawang. Ito na alatan din ako dito, pero... Hindi, matamis. Mas okay yung ano niya, tamis at saka ang tamis niya, nagahalo. Nagahalo siya. Masarap to. Naku tita, isauling nyo na sa SM. Sisko, nanghinayang ako sa binili ko. Sabi ko, 2 piraso na lang sana. Sayang no? Parang ayaw na siyang kainin. Ito, masarap to itong vegan. Mm-mm. Halo nyo na sa gulay, tita. Si Rakit ang pinakagusto niya yung vegan. Masarap eh. Mm-mm. Pero dito, naalatan ako ng konti. Tapos tamis, matamis siya. Sinangag na kanin yan, sarap. Oo, sa sinangag, masarap siya. Sinangag na kanin. Tapos yung pinaglutuan niya, isangag mo, ang sarap. Gustong gusto siya ng mga tao ko dati. Masarap. Bibigyan mo si Sunny niyan. Gustong-gusto yan ni Sunny. Sarap na sarap dyan si Sunny. Huwag ka lang, bibigyan natin yung paborito mong pamangkin. May paborito pa si Tita? Paborito ko daw pamangkin si Sunny. May paborito pala si Tita eh. Aba, si Gingira ulang paborito ko nung ano, ay, bata yan. Ay, kapag paborito eh. Tingin mo yung table Tita. Lahat ng pirmahan ko na ano, ng mga insurance. Ang beneficiary si Raul. Nung dalaga pa ako. Ayun, tuloy ka lang, Tita. Okay po. Masarap po, masarap. Eh, ano yung gagawin kong Laguna longganisa? Kasi wala pa talagang sikat na longganisa sa Laguna. Ito po, vegan longganisa. Tsaka ano mo tawag dito sa kabila? Longganisa di Cebu. Longganisa di Cebu po, gawa po ng Tita Angie. Oh, para sa mga Bisaya yan. Yung mga kaibigan po niyan, pwede po kayo model. Oh, yung mga Bisaya, yung longganisa di Cebu para sa inyo. Yung mga Ilocano, yung vegan longganisa. Marahin nyo pong tikman to. Masarap po ito. Sa gustong order, yung mga kablog order na kayo kay Ann. Sabi lang po kayo kay Ann habang nasa Pilipinas pa po si Ann. Yan. Tapos, gagawa ako ng Laguna longganisa. Diba, wala pang sikat na longganisa sa Laguna. Mm. So, gagawa ako, dinidevelop ko pa. Alam mo kung anong lalagay ko? Oh. Special. Wow. May saka ano, pineapple tidbits. Oh. Yun ang masarap na pineapple. Hindi pineapple juice ang ilalagay ko. Pineapple tidbits. Para makikita yung tidbits. O, di ba? Wala pang gumagawa ng ganun. Kailan ka mag-aroon yun? Nandiyan pa, i-experiment ko pa. Experiment ko pa. Mm-hmm. So kami ang taste tester. Oo. Kayo ang taste testers, ha? Oo. Kayong ano, sensory evaluation panelist. Balintin na natin to. Pinauwi na nga sa'yo yung siya. Ano ba pinauwi? Ito? Ito tayo pinauwi. Ihalo ko lang yan sa gulay. Warang mo dito. Ito yung... Pagdala mo, bigyan natin kasi na tayo. Bawa Tita Angie yan. Hindi yung maniniwalang gawa ko yan. Alam niya yung lasa ng vegan. Kasama ko siya nung gumagawa ng vegan sa Excellent eh. Bakit ganun? Mapait? Mapait nga siya. May naiiwan dito sa lalamunan. Ang tabang ng spices, tapos may mapait. Bakit lang tinda nila yung ganyan? Ito parang nagmamantika. Pag kinain mo, nagmamantika. Ayan.
Inulit ko pa nga ng luto yun kasi ang tagal nang kumulo eh, parang hilawang gitna, di ba? Iba lasa. Mantika nga pa kinain. Ito, pati mantika niya. Ayaw nga ipatapon nila kasi sinasabaw niya sa kanin mantika niya. Yung mantika niya, sinasabaw niya sa kanin. Masarap. Pati yung mga tao ko dati sa Excellent, sinasabaw nila sa kanin mantika niya. Masarap nga yan. Lima kanina yun, dadalo na eh. Napapansin ko, habang masarap ng masarap, parang kwet. Nililibang mo lang kami, pero parang nakain mo eh. Masarap nga. Masarap nga. Pag kinumpir mo dito, ito parang magkalasa lang siya eh. Pero ano, sobra, malala to, mas malala. Mas malala, siya, no? Mapait. Naiwan talaga sa lalamunan. Oo, yung pait. Sa lalamunan lang. Ako eh, pag ginata ko pa lang eh, wala pa sa lalamunan eh, na mapait na eh. Mapait na. Oo. Pag nagtagal kasi naiwan siya dito sa lalamunan eh. Sabi ko, bakit ganun may mapait tapos walang lasa, hindi lasang bigan. Matamis. Oo, ito yung tapos ito yung gusto ko din sa Cagayan, na ganyan. Oo. Nagtataka ako vegan bakit yun. Ito ang lasa ng luganisa. Oo, hindi matamis ang kanila, walang asukal. Ano ba yung mukha din ng baboy? Hindi. Baboy? Hindi mukha. Eh sana mukha, 'di ba? Mukha ang ginagawa natin. Eh paggagamit kasi ako ng mukha ng baboy, ang bibilihin ko may balat, ang hirap magtanggal ng balat. So pinalitan ko na lang siya ng baboy talaga. Ng laman, laman. Tsaka konti. Dati ba tanggal natin? Parang sinama na rin natin ang balat. Hindi, mahirap galingin 'yun, antigas. Antigas. Mm-hmm. Masisira galingin mo. Tinatanggal natin. Tinatanggal ba? Ay, marunong na akong magsicharon. Hindi binibilad. Wow. Kaya yung mga ano, isisicharon. Ay, sayang. Uuwi ka na, magsicharon sana tayo. Ayan. So, yan po ang aming sensory evaluation. Hindi na makakain kasi naubos na ko yung longganisa. Oo, mamaya pakikainin ko pa siya ng lechon manok. Bakit lechon manok pa? Tsaka fried chicken. Binaho kami uwi. Dapat uwi na kami. Pero mamaya na, may ginawa pang experiment na lechon. May lechon manok pa ako, tsaka fried chicken. May lechon manok pa. Mga sarili timpla po yan, tita. Dati nagle-lechon manok. Ayan yung aking lechonan ng manok, oh. Okay, Ann? Ayan, dalawang po ang lamang manok niyan. Oo, laki. 65,000 bili ko dyan. Tapos gusto nila itapon. Laki. Ayun, ano? Sa bahay. Ibibisnis nila natin yan. Ito na, pag... Tinapatapon lahat ng gamit ko. Sabi ko, kung tinapon ko yung mga cooler na yan, edi ngayon, nag-meat processing ulit tayo, wala akong gagamitin cooler. Huwag nyo naman itapon, tita. Oo. Ba, ipinapatapon, pati yung aking food card pinapatapon. Sabi ko, magtitinda pa ako ng siomay dyan. Kahit sa loob ako, magtitinda akong siomay eh. At hindi na ako upang pwesto. Di ba? Mm-hmm. Eh, nasira-sira na nga yan nung wala pang bubong yan. Pwede ka nga ulit kumuha. Nag-iista mo lang dyan na malasang karatula. Oo, kahit dyan. So, hindi ka, wala kang lugi kasi hindi mo man konti-konti lang gagawin mo. Pag hindi mo, sila na paglutuin mo. Hindi mo naubos. Hindi ka na magluluto. Oo. Balot na ibenta mo. Para kaya nga dyan. Parang hindi ka na nag... Hindi, kung gustong balot-balot, pwede. Kung gusto nilang nakaluto na, di pwede rin dyan sa food cart. Ha? Yan, mauubos na daw niyan. Hindi naman ako nagtataka, mauubos mo yan. Ano, kailan pa lang suka na may bawang? Gusto mo na sausawan? Sukat, bawang? Wala nga sausawan, sarap na eh. Mas masarap yan pag may sausawan. Magkano kilo nito, tita? Iko-costing ko pa eh, pero binenta ko na ng 600 dun sa ano. Isang kilo? Oo. Hindi, hipag mo naman yun, marami naman pera yun eh. Oo. Hindi ko pa na-costing, eh nagmamadali na siyang kunin. Kaya sabi niya, oh, sige, bayaran ko na 600. Hindi, pero pag uwi niya ng Davao, kahit mga isang kilo, magdadala siya dun sa nanay niya. Hindi ba yung masisira? Hindi, oh. Hindi, ano nga, ano araw namin yan ng tatlong araw? Hindi yan masisira, kasi maraming suka yan. Oo, kahit, kahit tatlong araw yung wala sa ref, nandiyan lang sa loob na smokehouse. Hindi yan masisira. Lalo yan sumasira.